Pagtag ng sugat at ng hihina ng matagpuan ng mga dolphin na napadpad sa baybayin ng Del Gallego, Camarines Sur. 13 sa kanilang namatay at hinihinalang naging biktima ng dynamite fishing. Nakatutok si Oscar Oida. Ganun na lang ang gulat ng mga taga-barangay Magais 1, Del Gallego, Camarines Sur nang mapadpad ang aabot sa 25 Fraser's dolphin sa kanilang baybayin pasado las 3 na madaling araw kanina. Ang higit na nakakabahala, karamihan sa mga ito, taddad ng sugat sa katawan at halatang hinang-hina na. Ang dami sugat to, gas-gas. Nagtulong-tulong ang mga residente na maitaboy ang mga dolphin sa malalim na bahagi ng dagat. Ang iba, bit-bit pa ang dolphin gamit ang mga kawayan. Ayon sa mga residente, sa dami at laki ng mga dolphin, nahirapan silang iligtas lahat ng mga ito. Pero nang mag-low tide at bumaba ang tubig sa dagat, tumambad na ang 13 patay na Fraser's dolphin. Yung iba nga, natagpuan sa may gitna ng mga bakawan. Napasugod sa lugar ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan maging mga agawad ng BFAR. At base sa inisyal na pagsisiyasat, mukhang dynamite fishing ang dahilan. Based dito sa external examination natin, there are indicators na ito ay blasted sila ay dinanamita perhaps kagabi or nung umaga nung January 25. Ayon sa bantay-dagat ng Del Gallego, pinaitingnan nila ang pagbabantay ng mga nagdidinamita sa lugar. Kinundi na naman ng DNR ang umano'y nagaganap na dynamite fishing sa lugar. Iimbestigahan daw itong maigi at pananagutin ang mga nasa likod nito. May kulong yan, ano? 6 to 12 years, base ang maximum yung 6 to 12 years ang imprisonment niyan. At saka yung mga imposition ng fines na umaabot na 100,000 to 1 million. Pero depende pa yan kung anong damages pa ang nasira doon. At para raw matigil ito? Ang kailangan huliin natin, hindi lang yung mga talagang actual na huhuli. Yung bumibili at nagpapatronize yung mga products na galing sa mga illegal activities. Bukas ay nakatakdang isailalim sa autopsy ang mga patay na Fraser's dolphin ng Philippine Marine Mammal Stranding Network. Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras.